Hello mga mamchis and beshies, this is Doc Lila again. Para sa video na ito, pag-uusapan naman natin kung paano mo malalaman kung ikaw ay malapit ng manganak or ibig sabihin kung in labor ka na. Ang labor ay isang proseso na nangyayari sa matres patungo sa panganganak or what we call childbirth. Sa simula, may mga early signs na papunta ka na sa paglilabor kung mararamdaman mo na ang pagbaba ng baby mo into your pelvis, and we call this lightening. And then, magkakaroon na rin ng increased vaginal discharge na usually ay clear mucoid, no? Parang malapot na sipon or minsan parang gelatin na lalabas sa puwerta. Ang mucoid discharge na ito ay tinatawag na mucus plug. At ito ay composed of secretions dun sa cervix na sinasabing barrier between the baby and the environment, no? So parang initially nandoon siya sa cervix to protect the baby from contamination with bacteria. So kapag napupunta ka na sa mga early stages of labor, yung mucus plug na ito ay nadidislodge kapag unti-unti nang bumubukas ang cervix. Ang pinaka-importanteng parte ng paglilabor ay ang tinatawag na uterine contractions, no? In Filipino, we can call this paninigas ng matres or paghilab ng matres. So pare-pareho lang ibig sabihin nito. Kapag may uterine contractions, the muscles of the uterus alternately tightens and relaxes. At itong proseso na ito ang tumutulong para itulak ang baby pababa, palabas ng matres, at the same time, tumutulong din ito para bumukas ang cervix or ang kwelyo ng matres kung saan dadaan si baby. So, ang end point ng uterine contractions ay para mapabukas ang cervix to fully dilated, or ang dilatation ay nasa 10 cm. So, paano mo malalaman kung meron kang true labor pains or true uterine contractions? Ang uterine contractions leading to labor talaga would last for 30 to 70 seconds. Aside from this, it will come at increasingly regular intervals. Karamihan ng mga babae, manonotice nila na humihilab ang matres kapag may interval na 20 to 30 minutes. And then, habang lumilipas ang oras, mapapansin nila na parang may timer yung kanilang katawan in such a way na yung paghilab ay dumarating na more frequently. So, yung dating 20 minutes, nagiging every 12 minutes, nagiging every 10 minutes. And later on, nagiging less than 10 minutes pa yung interval. Habang dumadalas ang hilab, mas tumitindi rin ang pagsakit sa harap at sa likod. Meaning, sa puson, may mararamdaman ka na parang nagkakaroon ka ng menstrual cramps. And then, sa likod, meron ding lower back pain, no? Na sumasabay dun sa paninigas. Minsan, merong feeling na parang gusto mong mag-bowel movement o dumumi. Pero, sa totoo, wala namang lumalabas. Yung pain na kasama ng totoong uterine contractions usually does not go away, no? Mas nag-i-increase ito over time. Yung intensity niya, yung tindi niya ay mas nagiging masakit. So, paano mo ba masasabi na matigas ang iyong matres? Ang feeling ng matigas na matres ay parang yung iyong noo. So, yung noo mo ay bony, no? Maski gusto mong ilubog yung daliri mo dito, hindi yan lulubog. So, ganun ang feeling ng matres na nagko-contract. On the other hand naman, kapag hindi nagko-contract or kapag relax ang iyong uterus, it feels like your cheek. No? So, nalulubog mo yung daliri mo. Or kung ikaw ngayon na nanonood, you're not in labor, i-press mo yung daliri mo against your abdomen kung nasaan nandun si baby, lulubog siya ng bahagya. So, pagka ganun, hindi siya nagko-contract. So, kapag nagle-labor ka, palit-palitan na tumitigas like your noo or lumalambot like your cheek yung uterus. And then, dapat timingan mo na. At i-take note mo na kung gaano kadalas nangyayari ito.
Ang pagdating ng uterine contractions na totoo ay walang pinipiling oras. So darating ito whether umaga, tanghali, or gabi. Unlike yung tinatawag na Braxton Hicks, most of the time, it comes at the end of the day, no? After much physical activity. Kapag medyo marami kang aktibidad nung araw na yun, usually nakakaramdam ka ng madalas na paninigas at the end of the day. So nabanggit ko na rin lang yung Braxton Hicks contraction na hindi pa true labor. Ito usually ay weak contractions. Merong oras na nagiging strong din but most of the time hindi siya consistent. Hindi tulad ng true labor pains na progressive yung pagiging strong at pagiging masakit ng paghilab. In addition, kapag Braxton Hicks, ang pain usually sa harap lang at maaaring mawala ito kapag ikaw ay nagpahinga, naglakad, or nag-change ng posture or position. Braxton Hicks contractions help to soften and dilate the cervix sa early stages papunta sa iyong kabuanan. Bukod sa uterine contractions, ang isa pang senyales na malapit na ang iyong panganganak ay kapag nagkakaroon ka na ng mas maraming discharges, yung nabanggit ko na sipon kanina, pero this time mas nag-i-increase yung amount ng blood na kasama nito. Sa umpisa, maaaring ang blood ay medyo brownish lamang at bahid-bahid, pero kapag mas malapit na ang paglilabor na totoo, as the cervix begins to open, may mga nag-break din doon ng blood vessel, so mas nagiging fresh na yung dugo na lumalabas. Ang isa pang maaaring abangan para masabi na ikaw ay papunta na sa totoong paglilabor ay kapag meron kang watery vaginal discharge. Yung watery vaginal discharge means na lumalabas na o pumutok na yung iyong panubigan. No? So yung panubigan, maaaring magkaroon ng malaking break, so parang nag-rupture na yung amniotic membrane, pero maaari din na meron lang maliit na butas. So that yung paglabas ng panubigan, maaari itong maraming-marami all at once, pero there are also times na ang lumalabas ay malabnaw lamang na tubig at laging basa yung iyong underpads or underwear dahil merong patuloy na tumutulo. Kapag may nangyayaring ganito, maaari ka na talagang pumunta din sa ospital at magpakita sa iyong OBGYN kasi masama din na mauna ang pagputok ng panubigan nang hindi pa dumarating ang labor pains, no? Yung hilab or contractions. Dahil kapag pumutok na ang panubigan, mas nagiging open na yung environment ng inyong baby sa loob to the bacteria na nasa lower genital tract. So in summary, kailan ka dapat pumunta sa ospital? Kapag nakaramdam ka ng paghilab ng matres lasting for 30 to 70 seconds at nag-occur for at least 6 times or more in 1 hour, may sakit sa harap, sa puson at sa balakang at nag-i-increase ang intensity ng pain na ito, yan na ay isa sa mga conditions or isa sa mga sitwasyon na nagsenyales na naglilabor ka na. And then, this may come with or without watery vaginal discharge, yung sinabi kong lumalabas na tubig, at maaari din na meron yung mga mucoid discharge na may dugo. So ang mga signs na ito, maaaring hindi magsabay-sabay, maaaring isa lamang dito ang iyong maramdaman, pero mas mabuti pa rin na ipaalam kung ano man ang nararamdaman mo sa iyong OBGYN or sa iyong healthcare provider. No? Kung sino man yung magpapaanak sa iyo, dapat malalaman niya ang progreso ng mga nararamdaman mo para nasa tamang panahon lamang ang pagpunta mo sa ospital. At kung halimbawa naman na una ang pagputok ng panubigan, ay hindi rin matutuyuan si baby at hindi rin magkakaroon ng infeksyon. So, if nakatulong ang video na ito, please give it a like and subscribe to my YouTube channel for more content. Bye everyone! Keep safe and remember to vote wisely!